the Bachelor of Applied Science and Laboratory Technology. Vibas LT. The Bachelor of Applied Science in Laboratory Technology is a four-year baccalaureate degree program designed to provide students with an education in the field of chemical science and laboratory techniques on quality control, product analysis, and product development. The TUP Chemical Society. TUP Chemical Society pertained to as TUP ChemSoc is an academic and non-profit school organization in TUP Manila College of Science, which has been serving its bona fide BAS LT colleagues for three decades since 1983. Its main goal is to promote the appreciation and practices of chemistry and the application of sciences inside and outside the university, as well as create professional chemical technicians for the country. TUP Chemical Society under a national organization. The Philippine Association of Chemistry Students Incorporated, also known as PACS Inc., is a national, non-stock, non-profit organization geared towards the awareness and improvement of chemistry in the Philippines that is partnered with TUP Chemical Society and other school organizations. Its population is composed of undergraduate chemists, biochemists, chemical engineers, and other courses that are tied together by chemistry. It is the student-based arm of a larger umbrella organization, the Philippine Federation of Chemistry Societies, PFCS. Follow us on our social media for more information and updates. Forty years ago, the idea of that student Mar envisioned forming a student organization original to the CLSU-CDSM, a college-based student organization with a true emphasis on academic excellence, responsible leadership and membership, and community service. As he pondered a while, Mar bumped into two fellow FET students. Learning that Ding and Nick had suitable characteristics for his vision, in May 1983, the three founded the Veterinary Circle for 10. To be officially recognized by the Office of Student Affairs, Mar, Ding, and Nick chose seven other vet students with similar values to join them in pioneering the VC10. Then, 2 months later, in July 1983, the VC10 formally presented itself to the CLSU community. As the circle grew over the years, the VC10 has never once failed to prove itself to be a resilient, responsive, and relevant student group with a continuing legacy of brotherhood, unity, professionalism, and excellence. For 40 years now, the circle continues to not only promote veterinary medicine, but essentially serve the community by engaging in academic, extracurricular, and socio-civic endeavors ranging from fundraising, organizational, recreational, community service, educational, and socio-cultural. Now, the VC10 serves as a fertile ground for the holistic growth and development of its members. Thanks to the over 200 circlers who, in the past, have dared to discover what's within the circle. How about you? Will you take that same challenge and discover what's within the circle? CLSU Psychological Society is an active organization that has been recognized by the Office of the Student Affairs for its involvement in various activities that encourage student participation, gender development, and holistic well-being. Numerous times, the organization's unified goals have been to instill volunteerism in its members and to create programs outside of universities, such as feeding programs, partnerships with rehabilitation centers, homes for the aged, and homes for girls, among others. We love CLSU Psychological Society!
Stay updated on our latest activities and events by following us on our official Facebook page, CLSU Psychological Society, and our Instagram account at CLSU Psycho. The Central Luzon State University, one of the renowned and prestigious institutions of higher learning in the country, is the lead agency of the Muñoz Science Community and the seat of Central Luzon Agriculture, Aquatic and Resources, Research and Development Consortium, or CLARDEC. It started as a farm school, the Central Luzon Agricultural School, or CLAS, on April 12, 1907, wherein the students learned the rudiments of better farming methods, agricultural mechanics, and homemaking arts. CLAS was converted into the Central Luzon Agricultural College, or CLAC, on December 31, 1950, the first state institution in the country to offer a four-year curriculum for training teachers of vocational agriculture, and eventually became known as the mother of vocational agricultural schools in the country. CLAC became the Central Luzon State University on June 18, 1964 by virtue of Republic Act No. 4067. As embodied in its Enabling Act, the university shall primarily give professional and technical training in agriculture and mechanic arts besides providing advanced instruction and promoting research in literature, philosophy, the sciences, technology, and art. To date, CLSU remains as one of the premier institutions of agriculture in Southeast Asia for its breakthrough researches in aquatic culture, ruminant, crops, orchard and water management, living through its vision of becoming a world-class national research university for science and technology in agriculture and allied fields. Additionally, it is also the first comprehensive state university to undergo institutional accreditation and is declared cultural property of the Philippines due to its high historical, cultural, academical, and agricultural importance to the nation. The university is designated by the Commission on Higher Education, National Agriculture and Fisheries Education System, or CHED-NAFES, as National University College of Agriculture, or NUCA, and National University College of Fisheries, or NUCF. More so, CHED designated CLSU as Center of Excellence in Agriculture, Center of Excellence in Agricultural Engineering, Center of Excellence in Biology, Center of Excellence in Fisheries, Center of Excellence in Teacher Education, and Center of Excellence in Veterinary Medicine. The Philippine Council for Agriculture, Aquaculture, Forestry, and Natural Resources Research and Development, Department of Science and Technology, or PICARD DOST, a Center of Research Excellence in Small Ruminants, designated by the Department of Environment and Natural Resources, or DENR, as Regional Integrated Coastal Resources Management Center. Lastly, CLSU is designated as the model agritourism site for Luzon. CLSU is composed of different offices and colleges. The Office of Vice President for Academic Affairs. It is composed of all curricular, co- and extracurricular, including research, extension and production activities of the students and faculty members. The Research, Extension and Training Office. The RET's primary concern is the generation and validation of new knowledge, information and technologies, and the dissemination and commercialization of same to sustain agro-industrialization in the countryside. The University Business Affairs Program Office. The office manages and operates various income-generating projects
and developing entrepreneurial capabilities of faculty, staff and students, and other development partners. The University Administration Office. The admin office's main function is to equip the institution with the needed human, expertise, skills, and systems vital to the operation of all aspects of services in support to the functions and activities of the academic, research, extension, training, and production program. The powerful arms in attaining the vision, mission, and philosophy of the university. The College of Agriculture. The mission of the college is to produce highly trained and responsive graduates and shall generate appropriate agriculture technologies to meet the challenges of the new millennium. The College of Arts and Social Sciences. The college focuses on the studies of human society, language, literature, and communication that empowers and contributes to national development. The College of Science. The college aims to provide quality education in sciences and mathematics through progressive and innovative instruction, research and extension to produce competent graduates responsive to a dynamic domestic and international environment. The College of Business Administration and Accountancy. The management philosophy of the college is to help sustainable agro-industrial development that leads to the improvement of the quality of life of the people through quality education in business entrepreneurship. The College of Education. The college shall develop quality teachers in the elementary and secondary levels of education for people empowerment, global competitiveness, and sustainable human resource development. The College of Engineering. The college aims to provide relevant and quality training for students in engineering and related fields consistent with the National Development Trust. The College of Fisheries. The college is tasked to provide quality education in fisheries and to fill the need for trained manpower and contribute to sustainable aquaculture development. The College of Home Science and Industry. The program of the college is geared towards the development of self-reliant individuals who will be able to contribute to the advancement of the family, community, industries, and the nation. The College of Veterinary Science and Medicine. The college envisions to become a model veterinary institution dedicated to countryside development by providing excellent veterinary education that will produce graduates equipped with technical, entrepreneurial, managerial, and leadership skills necessary for optimum animal production. The CLSU Distance Open and Transnational University. It provides education opportunities via degree and non-degree programs to individuals aspiring for higher education or for improved qualifications and also to avail of the non-traditional modes of instruction. The University International Affairs Office develops and coordinates the international relations and activities of the university. The Office of Admissions. Responsible in the admission, registration, and records of students. Office of Student Affairs. The Center of Information, Activities, and Services relative to the needs of students. The University Graduate Program Office. It provides assistance and ensures coordination among colleges offering graduate programs. University Library. Provides services relative to the library needs of the student, faculty members, and other clientele. Information Systems Institute. Promotes the effective use of information and communication technology in the different functions of the university. Institute of Sports, Physical Education, and Recreation. Promotes the recreation, social, and ethical values derived from various sports. Institute for Climate Change and Environmental Management. Provides environmental education and training related to environmental studies, issues, and concerns. CLSU Testing and Evaluation Center. Serves as a centralized venue for psycho-educational testing, performance evaluation, and academic research in support of the academic program. Center for Educational Research Development Services.
venue where human and material resources of the university converge to produce and make available multimedia learning resources. Center for Central Luzon Studies, the manifestation of the role that the CLSU plays as a regional university that is of fostering better understanding of the society in which it operates. Center for Tropical Mushroom Research and Development, a venue for technology development, research, and extension on tropical mushroom production and processing and byproduct utilization. Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, an educational assessment scheme which recognizes knowledge, skills, and prior learning obtained by any individual from non-formal and informal education experiences. Natural Service Training Program, responsible in carrying out academic policies of the university insofar as they affect the NSTP. Freshwater Aquaculture Center, a multidisciplinary research unit of the university which shall be responsible for aquaculture and fisheries research and development. Philippine Carabao Center at CLSU helps improve the general well-being of rural farming communities through Carabao genetic improvement and technologies. Small Ruminant Center develops technologies, produce quality stocks, and promote the goat and sheep industry. Ramon Magsaysay Center for Agricultural Resources and Environment Studies serves as a continuing source of appropriate technologies and information on sustainable environment and agricultural resources management. Land and Water Resources Management Center provides the leadership and direction towards the rational utilization of the finite groundwater and surface water resources. Animal Production Office includes all projects involving poultry, livestock, and fish. Crop Production Office includes all projects pertaining to crops and agricultural product processing. Commercial and Business Development Office includes income-generating projects categorized as commercial and business services. Now, for more than 100 years, CLSU stands proud as one of the more renowned and prestigious higher education institution in the country. Then and now, the university is a shining example of an institution that has been dedicating itself to the task of producing responsible and committed human resources and providing services with an indelible mark of excellence. The Department of Chemistry is one of the renowned programs at CLSU, and it has been able to equip the students with the necessary skills as it was ranked 8th best university in terms of undergraduate program in chemistry. Since 1986, the BS Chemistry program was able to produce plenty of globally competitive students who make a name in the world by scoring laudable achievements in the field of academe, forensic, industry, and research. Naitulong ng chemistry department for my almost 10 years na career sa petroleum industry. Of course, given the technical aspect of chemistry principles, techniques, and background that are used for method development, data verification, and instrument troubleshooting. I think the BS Chemistry program is an overall process that trained us to work hard, strive for excellence, discipline ourselves, and even to the tiniest detail of cleanliness and orderliness are 5S. For me, those knowledge that turn into skills greatly equipped and helped me to adapt in this industry. I previously worked at the Philippine Rice Research Institute as a researcher and at the CLSU Department of Chemistry as a chemistry instructor. I am currently pursuing my master's degree in chemistry here in the USA, specifically at the North Carolina A&T State University.
Malaki yung naitulong sa akin ng CLSU, especially the Department of Chemistry, especially sa aking karir sa academe. The knowledge and insights, specifically on the theories, concepts, and application of chemistry, really gave me the confidence to share this learning sa mga estudyante. I am now a police major in the Philippine National Police, designated as a forensic chemist in the PNP Crime Laboratory. And I'm deeply honored to be given the opportunity to express my gratitude to the Department of Chemistry for giving me not only the lessons and lectures that I needed in this career, but also the experiences to help me survive and be able to accomplish my task and the challenges of my chosen career. The CLSU Chemistry Department has been instrumental to what I am today as a researcher. This department built in me a strong foundation in chemistry, which helped me overcome the challenges in real work scenarios both in the Philippines and abroad. The unwavering support I received when I was there as a student and also as a teacher allowed me to grow and expand my horizons in the field of chemistry, and I am so thankful for that. CLSU Chemical Society, anonymously known as CHEMSO, is a college-based non-profit organization of BS Chemistry students in Central Luzon State University that was founded on August 24, 1983. CLSU Chemical Society aims to provide educational, socio-cultural, and intellectual services to the people in whom the organization is pledged to serve. It also seeks to promote chemistry among students inside and outside the university, build camaraderie among its members, and develop the students' potentials and skills in different endeavors. To fulfill the organization's visions and objectives, various activities such as free tutorial services and dorm tutorials are being held. These activities are open to all CLSU students, where the members of the society share their knowledge in chemistry with the students of CLSU. Its main objective is to help students who are having a hard time with their chemistry subjects understand the topics easily. They also host chemistry competitions that contribute to the academic development of students by honing their abilities in understanding and analyzing chemistry-related topics. PatiChem is a quiz-bee event for CLSU students which promotes both camaraderie between pairs and sportsmanship among other pairs of students. Zonal Chemistry Congress includes CPS competition, Philippine National Chemistry Olympiad, level event. In the latter, CHEMSO serves the regional elimination coordinators for high school students from Region 1, Region 2, Region 3, and Cordillera Administrative Region. Moreover, the organization hosts the on-the-spot chemistry poster-making competition, regional elimination for a national level poster-making competition for grade 5 to grade 7 students. As a chemistry-related organization, CHEMSO prompts interest in chemistry using Kaalaman sa Kapnayan, where chemistry facts, elements, and current issues and events are posted on their official Facebook page. We also conduct seminars like Tuhan, which is an event to guide all BS chemistry students about different fields they can pursue after completing their bachelor's degree. Another is Laboratory Safety Guidelines, a webinar that aims to educate CLSU students who are taking laboratory subjects about precautions, rules, and things that they must follow inside the laboratory. Then, the nanotechnology webinar that aims to promote the uprising material science, CLSU Nanotechnology R&D Facility. Chem Magic promotes not only chemistry as an interesting field, but also as an interesting and fun degree to senior high school students. CHEMSO also values serving the people in the community. CHEMSO Gives Back is an event that aims to share their blessings and knowledge with different communities that need such the most.
During this pandemic, CAMHSA conducted CAMHSA Cares, where they collected letters and message cards for the COVID-19 patients and frontliners, which aims to encourage the patients and express their gratitude to the frontliners for their hard work. The camaraderie and unity among its members are practiced by conducting activities like Kemustahan, an event for the members to relax from their academic activities and form bonds with the other members. For more than 3 decades, CLSU CAMHSA continues to pursue the quest of giving quality services to the people, to the country to which they are pledged to serve. Ayan, a pleasant and jolly afternoon po sa ating lahat. To all participants that are currently in the Zoom meeting, I would like to remind everyone po na please turn off your microphones and avoid from sending inappropriate message sa ating chat box. And paalala lang din po ulit na pakirename po yung inyong mga names to the format sent in our chat box, organization, and then followed by your name. In this way, mas madali po namin kayo marerecognize dito. The program will now commence in a few moments. Thank you. And to add sa ating mga Zoom and YouTube participants, you may fill out the attendance sheet na makikita nyo sa screen and sa ating chat box. So that alam namin kung sino-sino ba yung sasenda namin ng e-certificate. And moreover, I just want to greet everyone a pleasant afternoon sa ating mga student participants from other schools such as yung sa TUP. Yan, dito na may participants tayo from TUP. And ayan, meron din tayong participant from high school, I guess. Meron dito kanina. So, ayun, sa mga student participants natin from CLSU. So, ayun, and I would also like to acknowledge yung presence ng ating mga faculty, guests, and sa ating mga speakers na si Sir Ian and si Sir RV. Good afternoon po. Afternoon po, mga sir. Ayun, so before we start, kung napapansin nyo after 2 years of conducting this event, formerly known as Kamsensya Talk About Journey, on our 3rd year, yung event natin ay napalitan na yung name to Mechanism the Chemist Pathway. Ikaw ba, partner, kapag sinabing pathway and mechanism, ano naiisip mo? Yes, ako naman, partner, pag nasasabing pathway or mechanism, parang naisip ko dito, yun yung mga process kung paano natin na-attain yung isang bagay. Like sa mga chemical reactions, may specific mechanisms yung mga reactions na yun, no? So, with that, yung event natin ngayon, matatakal talaga yung path na pwede nating gawin sa pag naging chemist na tayo. Ayan, partner. Ayun, tama ka dyan, partner, no? Technically, when we are talking about yung pathway and mechanism sa chemistry, sobrang daming possibilities and sobrang daming pwedeng tahaking pathway ng reaction. Minsan talaga, like, hindi ko na alam kung saan dapat pupunta yung araw, ganyan. Kaya ayun, webinars like these are important para mag-guide tayo sa tamang landas or career path. And kidding aside, I hope that this event will open a lot of insights and possibilities sa kung anong pwedeng tahaking career ng ating mga participants, lalo na sa mga high school student participants natin dito. Tapos kapag feeling nyo na-reject kayo, ganyan, or especially kapag nag-struggle kayo during habang naghahanap tayo ng work, ganyan, don't think of it as rejection. So think of it more as a redirection na lang. And with that, my name is Joe Marquez Ortiz. And I am Mark Adrian Pagal, your host for today. So ayan, hindi ko masyado naintindihan yung mga ng partner ko kanihina, no? Pero ayun, tama nga naman na hindi dahil sa nag-fail tayo, iti-treat na natin to as rejection. Pero mas maganda kung iti-treat natin to as redirection rather than rejection. So ayun, with all that said, ready na ba kayong ma-meet ang ating men of science na magbibigay sa atin ng mechanisms to our future careers? Ayan, send reactions kayo, guys, kung excited na ba kayo. Ayan, mukhang excited na nga ang lahat. Without further ado, again, greetings to all the guest speakers, faculties, and dear participants. It is with great pleasure to welcome all of you to our event entitled Mechanism the Chemist Pathway, featuring the men of science.
So before we formally start this webinar, let's start with a prayer to be led by Marius Matias, BSCSC second year representative, and to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. Let's bow our heads and let us pray. Lord, come before you with grateful hearts for this opportunity to gather virtually today. We ask for your blessings upon this event and upon each and every person here today. As we begin this program, we pray that you will guide our thoughts, words, and actions. May everything we do done with love, kindness, and respect for one another. We ask for your strength and wisdom as we learn, grow, and connect with one another during this special time. May we learn from each other, grow in our knowledge and understanding, and connect with one another in deeper and more meaningful ways. May we find inspiration and motivation to continue on our endeavors with passion and enthusiasm. We give thanks to everyone who have worked hard to make this program possible. May they continue to inspire and guide other people. We lift this program up to you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Now to deliver his opening remarks, even though he's not able to attend our Zoom meeting today due to some circumstances, and extend naman siya ng kanyang video. So may I call on the ever-supportive and hardworking advisor of the CLSU Chemical Society and Chemistry and BS Chemistry Student Council, Sir Gil Felicissimo Cabrera. Okay. Can anyone hear me? Okay. Good morning, everyone. I am welcoming you on our activity entitled Mechemism, the Chemist Pathway with Focus on Men of Science. Unfortunately, I am unable to participate with you today due to unforeseen circumstances. However, with us today, our department alumnus, my former advisee, Mr. Mark Agunos, and my former classmate and fellow Chems Abroad, Mr. RV Palad. So they will be talking about their respective careers in the field of chemistry and what led them to where are they now. So hopefully with this activity, we can inspire a new generation of STEM students, especially on the field of chemistry. So without further ado, we may now begin the program. And again, good morning and thank you. So ayan, thank you very much po Sir Hill for that very warm and welcoming message. I believe naman na lahat tayo nandito would want to be a chemist, right? Pero like hindi naman lahat tayo na ano, alam na yung career na gusto nating i-pursue after years of our hard work. At yan naman yung gusto natin i-tackle ngayon para somehow magka-idea and ba-inspire tayo sa mga speakers natin today. So ayan, partner. So, before natin introduce yung ano natin first speaker, mamusta naman muna tayo ng mga participants natin. So, eto no, may nakita ko dito lone participant from TUP. So, hello, nandito po ba si ano? Si Miss Shine? Hello.
po. Hello po. Ayan. Ay, not available daw ang my partner. So, tawag na lang tayo, no? Meron dito from high school kanina. So, asan siya? Parang nawala na rin siya partner. So, tawag na lang tayo from BS Chem. So, eto. Andito ba si ano, si Mr. Adrian Joshua Bangkaya? Good afternoon po. Mukhang wala rin siya part niya. Ayan. Andan ba siya? Wala ba siya? Wala rin ata sa partner. Ito na lang. From ano siguro? Kuha tayo from BS Chem 3. So, nandito ba si ano, Shailor? Sumawang? Opo. Nandito na lang siya. Andito po ba si Mr. Shailor? Hello, guys. Hello. Mukhang nahihiya sila, partner. Mukhang nahihiya nga sila. So, Rekyan natin sa ano? CLSU VC 10. Sige, so, partner. Tawag tayo from CLSU. Oh, marami rin sila eh. Andito po ba si Miss Christine Ranches? Afternoon po. Good afternoon po. Ayan. Andito po ba siya? Ayan sa partner. Good afternoon po mo. And so, Good afternoon po. So, ano, please state po yung affiliation nyo, your name, and ayun. So, gusto lang po namin kayong tanongin, kamusta po yung naging bakasyon nyo, and about sa academic responsibilities, and tatanungin ko na rin po kung ano yung expectations nyo sa ating webinar today. So, ayun po, I'm Christine Ranches from CLSU Veterinary Circle 410. Umuwi din po ako galing sa bahay. So, nasa ano na rin po ako. CLSU po. Very short lang po yung bakasyon. Walang masyadong internet sa bahay. So, tapos, academic responsibilities naman ngayon. Madami pong kailangang tapusin. Mga quizzes, exams na na-miss po. Ayun po. Tapos, expectation ko sa webinar to, of course, syempre, mga new learnings, madaming pwedeng malaman from the speakers, ganun. Ayun po. Lang. Ayan, ano. So, I hope na through this event, ay kahit pa paano ay ma-reach namin yung expectation mo. And rest assured naman na madami kang matututunan since very experienced naman ang ating mga speakers sa kanilang field. So, ayan, partner. Ask lang din kita, partner, kasi since fourth year student ka na right now, di ba? Tapos, kung may naisip ka na bang field or expertise na want may pursue after graduating and also passing the licensure examination and party? Well, personally, nung pinili ko yung course na to, ang number one na reason ay gusto ko mag-work sa laboratory. Kaya ayun, if ever na gusto ko talaga mag-work sa industry o kaya sa research and development facilities, ganyan. Kasi ang idea ko talaga ng chemist noon, timpla-timpla lang, ganyan, hindi pala. Pero ayun, gusto ko talaga mag-work sa lab para ma-fulfill yung fantasy ko nung kabataan ko na mag-mekos-mekos na reagents, ganyan. Ikaw ba, partner, after pumasa ng board exam, anong career path ang gusto mo i-pursue?
Ako naman, partner, hindi pa ako masyadong sure talaga kung ano yung path na ano. Pero I'm eyeing either working on the industry or in research. Ayun. Pero ayun, madami pa namang fields na pwedeng pasukan yung pagiging chemist. So, with that nga, as we speak of various fields of that are a chemist can pursue, ngayon, let me introduce to you our first speaker this afternoon. So, our speaker finished his Associate in Chemical Technology and Bachelor of Science in Chemistry at Central Luzon State University. He's a registered chemist and a proud alumnus of our department. And as of now, he's currently a Quality Assurance Analyst at Universal Robina Corporation at Union Laguna. I'm pleased to welcome Mr. Mark Ian Agunas. Good afternoon and welcome po, sir. Good afternoon po, sir. So while waiting for sir to prepare his presentation nga ano, gusto ko muna din magtanong. Ay, nandiyan si sir. So po sir, good afternoon. Hello, good afternoon. And good afternoon po sir. And while preparing us, sir, for his presentation, and lang. So, good afternoon po, sir. You can start. Okay ba yung audio ko? Yes po, sir. Start na ba? Yes po, you can start na po, sir. Hello, everyone. Magandang hapon po. First of all, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to the Chemical Society Organization, especially to the Council for having me on this kind of event that allows me to share my professional experience with our future chemists. To begin is the overview of myself, my career. So on July 2022, I graduated college with a degree of Bachelor of Science in Chemistry at Central Luzon State University. On the same year, I was able to pass the Chemistry Licensure Examination. So currently, I am working at Universal Robina Corporation, particularly in the city of Binyan, Laguna, as Quality Assurance Analyst. So this is my first job and mag 9 years na ako in 9 months in service. So, Universal Robina Corporation is a food and beverage industry. It was established in the year 1996, founded by Mr. John L. Gokongwei Jr. And during that time, yung pioneered products pa lang na ini-introduce ng company are salty snacks through Cheese Curls, Chippy, Potato Chips under the Jack and Jill brand. And nung tumagal na yung company, mas marami ng variety ng products na inintroduce sa market. Now, we have 17 plants actively operating in the Philippines. We have in Pampanga, Tarlac, Pasig, Laguna, Cebu, and so on. So these are some of the products na inintroduce ng company namin sa market. We have here the Piatos. Ayan, bumibili ba kayo niyan? Ayan. We have different flavors of Piatos. We have cheese, barbecue, onion, pero yung favorite ko dyan is yung cheese. We also have chicharon yung manghawan, and especially yung chicken skin ni manghawan. Sobrang sarap nun. And sa mga mahilig magkape, we have Great Taste White. We also have honey butter under the Calbee brand. Cup noodles under the Nissin brand. Presto Creams peanut butter. Sito Cool. Chippy tortillas. Max and many more. So yung URC was divided into 4 different departments. First is the research and development. This
department focuses more on research, study, experiment. For example, yung mga raw materials na ginagamit namin in making a specific product, like in chocolate coating for cream or premium. Yung chocolate coating kasi para magawa yun, gumagamit kami ng non-lauric fat. And ito kasing non-lauric fat is sobrang expensive niya. So, ang ginawa ng R&D is nag-develop sila ng alternative na non-lauric fat which is costless and walang epekto dun sa product negatively. So, another example is that the use of monolayer packaging materials na ginagamit namin sa aming product, which is cost-saving and eco-friendly. Ayan yung work once na nag-enter kayo sa research and development sa URC. Second department is the central laboratory. More on laboratory analysis dito, but it focuses more on microbial analysis. Bale, dito ina-analyze yung mga total aerobic plate count ng product namin, yung mga E. coli, coliform, and so on. Next is the quality assurance analyst. So, yung department na to, ang work nila is to ensure or to control yung mga irregularities ng production para ma-ensure natin na yung product na ilalabas namin sa market is quality. And lastly is the production. Dito mismo ginagawa yung mga products namin from raw materials to finished goods. And among the four departments, under ako ng quality assurance department, I got the position of quality assurance analyst. So, ayan. Yung main goal ng department namin is to ensure nga na yung ilalabas namin mga produkto is quality. And when we talk about quality, kakibat nito yung safety, kung safe bang i-consume ng consumer yung product namin. So, paano nga ba namin ma-ensure na quality yung ilalabas namin yung product sa market? So, we have three job designations sa aming department. We have the acceptance, in process, and microbiology. Micro. So, dito, ina-assign kami ng supervisor namin depending on kung saan kami nag-excel. But what good's about in our department kasi is iniikot kami. Hindi lang dapat magaling kami sa in-process, but also dapat may alam rin kami sa acceptance and then sa micro. Sa acceptance, ang work dito is all about receiving of raw materials and packaging materials from the supplier, which is needed in making a specific product. And once na na-receive mo na yung materials na yun, magkakandak ka ng analysis whether to accept or reject yung materials na yun. For example, sa flour, yung harina na nare-receive namin from the supplier, dito mostly yung analysis na ginagawa namin is organoleptic and sensory. Bale, nilalasahan namin, inaamoy, and tinitingnan namin kung merong sign ng infestation yung flour na dineliver ng supplier namin. And once na na-confirm namin na merong sign ng infestation, i-re-reject namin yun. And hindi namin i-allow na gamitin yun sa production. So, ibabalik namin yun sa supplier namin. The other one is, example is yung fats and oil natin. Usually, yung analysis na ginagawa namin dyan is ina-analyze namin yung moisture content nito, yung free fatty acid and peroxide value. Sa moisture content kasi, sobrang critical na to. Once na high yung moisture content, sobrang taas ng indication na merong microbacterial growth doon sa fats na dineliver sa amin. Then, kapag mataas naman yung free fatty acid natin and yung peroxide value ng fats, or oil na dineliver, it only means na high yung susceptibility ng fats or oil na mag-undergo ng oxidation. So, it means rancid yung fats na dineliver natin and i-reject natin yun. So, dito sa acceptance,
gumagawa rin kami ng documentation. Dito, nagpapas kami ng mga monthly reports to the higher-ups dun sa mga managers namin. Dito namin sinesend yung mga material issues na na-encounter namin every week. Yung mga rejection letter, yung mga performance ng supplier. So, ayon sa acceptance. So, sa acceptance, dito i-challenge yung integrity mo. Kasi dapat talaga yung result na nakukuha mo sa analysis mo, iyon yung mismo i-report mo. Hindi pwedeng mag-doctor ka lang dito kasi what if magkaroon ng problema sa production nung na-release mo yung product na yun, yung materials na yun. Siyempre, ikaw yung babalikan nun. Sa iyo yung balik nun and nakataya yung lisensya mo dun. Kaya dapat talaga yung integrity and yung accountability mo to every decision you make dun sa planta namin. Ayan yung sa acceptance. Sobrang madugo dyan. So, dito, next na job designation namin is the inline process. Dito, more online monitoring ka. Bale, iikot ka sa linya ng production kung saan mismo ginagawa yung product namin from raw materials to packaging sa finished goods. So, ayan, minomonitor mo yung mga parameters kung within standard ba siya. Halimbawa, sa dough pH. Dito, kung off-standard yung dough pH niya, it means na hindi tama yung pagkakamix ng ingredients namin like yung ammonium bicarbonate and sodium bicarbonate. Kaya dapat magpapa-adjust ka kaagad doon sa mga operators sa production. Also, minomonitor rin namin yung biscuit pH and seal and moisture. Dito, kapag sa moisture kasi, sobrang critical nito kasi once na high yung moisture niya, is mataas yung risk for bacterial growth. Kaya usually, yung mga nabibake na biscuit na high moisture, pinapadump na namin yun. And for disposal na yun, hindi na namin inaalaw na mailabas pa sa market. Ayan. Tapos, kapag mababa naman yung moisture content, it only means na overbake na yung biscuit. So, hindi rin namin siya inaalaw. And then, halimbawa rin, sa case ko, naka-experience din ako dito during line monitoring ko na naka-encounter ako ng live infestation sa linya. So, ang ginawa namin dyan is agad na pinatigil namin yung line and hindi namin inaalaw yun na tumakbo hanggat hindi pa nalilinisan yung linya. Isa-sanitize yun and then titingnan ni QA, ni Quality Assurance Analyst kung malinis ba yung area bago namin i-allow na tumakbo ulit yung linya na yon. And then yung mga affected products ng infestation is pinapa-reject na namin yun and for disposal na yun. Dapat dito sa online process talaga, kinahasa yung decision making mo kasi ang kalaban mo dyan yung mga production, supervisor ng production. Kasi pagdating kasi sa production, more on output yan eh. More on hinahabol nila yung volume, dapat ma-meet nila yung target na output na ganito. Dapat makapag-produce kami ng 3,500 cases ng halimbawa, Presto peanut butter. Ayan, pag kami nagpadam, siyempre, magre-reklamo yun kasi bababa yung output nila and magre-reflect yun sa KPI nila. Ayan, dapat bilang isang QA, firm yung decision making mo. When we talk about quality na, dapat hindi ka magpapatinag sa mga supervisors sa production. Dapat kung ano yung mindset mo na i-reject yan, hindi yan pwedeng ilabas sa market. Iyon yung mindset mo kasi quality dapat na pinag-uusapan nila. Okay? So, ayun lang for the inline process. And lastly, yung sa micro. So, sa micro, dito nagkakandak ng microbiological analysis ng mga raw materials and finished goods. So, dito, ina-analyze namin yung total aerobic cake count, E. coli, yeast and molds, coliform, and salmonella. Dapat negative yung results na makukuha namin doon
bago namin i-release yung product na yan. Kasi once na ni-release namin yung test positive, what if mag-cause yun ng mga diarrhea, vomiting, health issues na sa mga customers namin? So, syempre, quality assurance department, yung unang pupuntiryahin ba or babalikan ng Food and Drug Administration na bakit inalaw namin yan lumabas, bakit nakalabas yan sa market, syempre dapat, ayun, negative pa rin siya sa mga microbiological organism natin. And dapat malinis yung product and safe yung product na ilalabas natin sa market. Then, nagsuswab rin kami ng mga equipment and personnel bago namin patakbuhin yung linya para nang sa ganun, na-ensure natin na malinis yung mga product na mapoproduce natin. So, iyan lang yung more on sa micro na ginagawa. So, ayan lang naman, short lang naman yung discussion ko. But to add lang, no, yung working dito sa Universal Rubina Corporation as quality assurance analyst, meron mga advantages and disadvantages. So, yung advantages, disadvantages niya, syempre, yung workload, sobrang bigat sa amin talaga. 12 hours ka magtatrabaho and then may mga extra works pa. Then, syempre, as chemist talaga, sobrang limited lang yung tawag doon, yung mga natutunan ko nung college ako na gagamitin ko sa trabaho ko dito sa URC. I was limited lang yung paggamit ng mga instrumental analysis like yung NMR, UVBs, chromatography. Kasi more on ano kami eh, conventional analysis titration ba? Yung mga ganun. Pero yung advantages niya is makikita mo talaga yung career growth. Doon, as chemist talaga, kapag chemist ka, yung four departments na ni-mention ko, pwede mong pasukan. Then, kung papasok pa sa quality assurance analyst, ayun, sobrang laki ng opportunity mo and sobrang advantageous mo kapag licensed chemist ka. Kasi kapag QAA ka kasi, nasa management position ka na. And then, kapag nakita ang kanila nung galing sa trabaho, i-move ka nila to a higher position like supervisor, then manager. Ayun, sobrang advantageous talaga ng chemist sa food industry. Lalong-lalo na dito sa URC. Then, ayun, meron rin advantage niya is meron rin mga seminars and trainings na kinakandak ng URC para mas mag-improve pa kami as QA. Then, ayun yung mga advantage niya. So, in summary lang, ang trabaho namin is to control lang yung mga irregularities sa production department para ma-ensure namin na safe and quality yung product na ilalabas namin sa market. And ayun, para maiwasan rin namin yung product complaint na nare-receive namin sa market kasi it reflects talaga ng performance namin. So, ayun lang po. Any question? And thank you po, Sir Ian, para sa napaka-informative na discussion. So, ayun, ano, partner, doon natin nalaman na sa Universal Rubina Corporation pala nang galing yung mga favorite natin na chips, drinks, at mga tinapay. Also, sobrang ano, na-appreciate ko yung precautions na binigay ni Sir Ian tulad ng sa acceptance na department wherein bawal daw man doktor ng results kasi pwede matanggalan ng license. Sa lab natin, bawal natin gawin yun. So, tas ayun, ngayon pa lang, para sa mga students natin na matatapang dyan, pwede kayo mag-quality assurance dahil nabanggit ni Sir, ano, na kapag nag-quality assurance ka, ang kalaban mo is yung mga director mo sa production. So, if, ano, no, kung matapang ka, you may practice your ano decision making na ano na wag yan ilabas ganyan. So ayun, very appreciate ko yung ano yung talk ni Sir Kite na make this very informative. So ikaw po, partner, ano naman yung masasabi mo sa talk ni Sir Ian? Ayun nga, sabi mo, partner, is ano, kapag matapang ka, dapat ano parang pwede ka dito sa parang position ni Sir. Kasi nga
hindi lang dahil sa mga nasabi mo, but dun sa mga, kung mag QA analyst ka din kasi, katulad ni Sir Ian, is, marami siyang pros and marami rin siyang cons. Like tulad nung sa ano, nasabi ni Sir Ian is mas madami yung workload, ganun, and hindi limited lang din yung nagamit ni Sir Ian sa as yung mga based sa mga natutunan niya sa BS chemistry din. And lang partner. And so before we proceed on the awarding of certificate, tatanungin ko muna yung mga YouTube and Zoom participants natin if may question ba sila kay Sir Ian. So you may raise your hand na lang or chat na lang kayo sa chat boxes natin, tapos babasahin ko na lang kay Sir. If nahiya naman kayo, you may direct the message to me or kay Adrian. And guys, pwede na kayo magtanong. My partner, may nagtanong ata sa chat natin. So eto, from CLSU VC10, okay, from Mr. Aaron Dacumos po, sir. So, good day, sir. What would you say, sir, what would you say is your fulfillment as a chemist in the line of work that you do in quality assurance? Ito naman, kasi yung work ko, hindi man nagamit yung knowledge ko sa chemistry. Limited lang. But ang fulfillment ko doon is we put people first talaga. Yung tipong before namin ilalabas yung product namin, we put people first in a sense na yung mga nilalabas naming product is quality and safe sa mga customers natin. And ayun, sobrang fulfilling lang niya kasi nakakapag-ambag ka sa tao and also to the company na So ayun, meron sa akin ayun. Sir? Ayun lang. Parang na ano namin yung ano namin goal na we put people first muna kasi in times na mayroong mga irregularities kasi sa mga production, kami as quality assurance analyst, sobrang fulfilling lang na nakokontrol namin yun and hindi na namin naiilabas sa market. Ayun, sobrang fulfilling lang. So, next question po, sir. May nag message din po sa akin. So, from BSCST Mary po, nabanggit nyo po na limited lang yung mga na-apply na knowledge from college kapag nasa industry ka na. Paano po kayo nag-adjust sa work? And a brief overview po sana sa process ng paghahanap ng work. Thank you po. Pwede pa ulit? Ito po yung tanong. Nabanggit niyo po na limited lang yung mga na-apply na knowledge from college kapag nasa industry ka na. So, paano po kayo nag-adjust sa work? And a brief overview po sana sa process ng paghahanap ng work. Thank you. Ayun nga, nabanggit ko nga na sobrang limited lang yung knowledge. Yung mga natutunan ko sa chem na i-apply ko sa work ko. And ayun, parang ngayon, ina-enjoy ko na lang kung ano yung meron. Ina-enjoy ko na lang yung work ko ngayon. And meron naman na nalagyan. Meron ka namang magagamit. So, ayun nga, sobrang limited lang. Pero ngayon, sa ngayon, is ina-enjoy ko na lang kung ano yung work ko for now. But then, meron rin naman ikaw magagamit. Yung knowledge mo sa akin, magagamit mo rin naman dun. Like, in acceptance, ayan, magagamit mo siya. Like, yung titration, yung pag-analyze ng free fatty acids and yung peroxide value niya. Ayan,
nagamit mo yung organic chemistry doon. And also yung mga pagka-calibrate ng mga instrument na ginagamit namin, like yung oven, yung analytical balance, ano pa ba? Yung instrument na ginagamit sa pag-measure ng aflatoxin. Ayun, magagamit mo naman doon yung analytical chemistry. So, more on sa acceptance mo magagamit yung mga pinag-aralan mo sa chem. Pero sa inline and micro, hindi mo siya magagamit. Kasi sa micro, more on biology. Then, yung sa inline talaga, is more on decision making talaga yan. Yung lakas na loob mo makipag-usap sa mga production supervisor. Then, sa pagganap naman ng trabaho, if you're planning na mag-apply sa food industry, much okay naman siya in experience. And ayun nga, hindi mo magagamit yung chem. Pero okay siya for career growth talaga kasi sobrang special ng chem dito sa food industry. Kasi yung positioning ng tao, kapag QA ka, nasa management position ka na agad. Kapag chem graduate ka, nasa management position ka na kaagad and sobrang taas ng chance na maging supervisor ka agad and manager. But if willing ka talagang mag-work sa field na related sa chem, pwede ka naman mag-apply sa laboratory. Meron ako mga kilalang kabatch ko na nag-apply sa SGS. Ayun, more on laboratory talaga siya. Gumagamit sila ng mga instruments like yung chromatography. Nag-a-analyze sila ng mga petroleum na ginagamit nila. So, ayun lang. Piliin mo yung work na kung saan ka sasaya, kung saan ka mag-enjoy. Hindi ko naman pinipilit na dito kayo mag-work sa URC. Pero mag-work tayo kung saan kayo nag-enjoy, kung saan kayo masaya. Ayun lang naman. Ayun na, no, partner. Kapag nag-work na tayo, what's important naman is that we're having fun. So, thank you po for answering that question, Sir Ian. So, for our next question po, from Miss Annie. So, ano po yung qualification to be a quality assurance analyst? Noong una is dapat licensed chemical technician ka and licensed chemist. Yung pinakaunang requirement namin. And then, when it comes naman sa experience, welcome naman mag-apply yung fresh grads, katulad ko. Ayun, natanggap naman ako sa URC. Ayun lang naman. And thank you po, sir. So, another question po is, it is mentioned na you're new to the industry po. Do you think the salary received by a fresh graduate chemist is fair po? And ayan. Sobrang confidential kasi. I will not mention yung exact amount. Pero, kapag nag-apply ka as quality assurance analyst, ayan, kaya mo naman mabuhay doon sa salary na binibigay nila. Work, yung job, yung workload na ibabalik naman nila through salary. Parang balance. Ayun po. Thank you po, sir. Tapos, another question po. Sinend lang din po sa akin. So, as a graduate that came from the pandemic era, does it affect when you're looking for a job? 10%. Kung nakaka-apekto ba to sa... Ayun po. Ulitin ko po, sir. As a graduate that came from the pandemic era, does it affect when you're looking for a job po? Hindi naman nakaka-apekto sa akin ng yung pandemic nung naghanap ako ng trabaho. Kasi yung work na in-applyan ko is through online lang. So, ang bilis ng processing ng application through online. Then, yung tinawagan nila ako nung mag-start na ako na mag-work ng February 16, ayun, agad na pumunta na ako doon sa planta. Mabilis lang, even though nagkaroon ng pandemic. And thank you po, sir. Plus, and, meron pa ayun, po dito. Addition lang. Ay, sige pa. Addition lang kasi, kapag chemist ka kasi, hindi ikaw yung humahanap ng work.
sobrang once na makita kang licensed chemist, yung work yung lalapit sa iyo. Ang daming magme-message sa'yo na pwedeng mag-apply dito, maraming go-offer sa'yo, and pataasan yung salary na i-offer nila sa'yo. And yun ang advantages ng pagiging chemist. So, ayan, thank you po, sir. Tapos meron pa pong another question from, I think, ano din po. It is mentioned na you're new to the industry. Ayun din pala. At last na po pala, ito na lang po kay, from Jefferson po. Good afternoon po, sir. If I am planning to work as a QA, what are the qualities and lessons I must learn and have to be a successful QA po? Ayun, as kung magpa-plan ka na mag-quality assurance analyst, dapat isa puso mo yung word na quality. Hindi pwedeng mahina yung loob mo sa production. Hindi pwedeng makikisabay ka sa kung anong gusto ng production mo. Dapat, as quality, maging mahigpit ka. Kasi, ang pinag-usapan na natin dito yung safety ng products natin. Yung safety ng mga consumers natin. Dapat, ayun yung una mong matutunan. Sa buhay mo, sa puso mo, yung word na quality. Pangalawa, yung decision making. Dapat firm ka. Kung ano yung pinaglalaban ng department ko. Ayun yung ibaba mong disposition. Like for example, nagkaroon na ng infestation. Iaalaw mo ba yun na i-release dahil lang out of stock na sa market yung product na yan? Or iaalaw, i-kokontrolin mo siya at i-re-reject mo yung product na yan? Diba? As quality, dapat dun pa lang sa planta, nakokontrol mo na yung mga produktong ilalabas sa market. Dapat firm yung decision making mo. At iyon ay matutunan mo habang tumatagal ka dito sa aming planta. So may other questions pa po ba? Ayan, mong... So hearing none, we may proceed na po with the awarding of certificate. So partner. So ayan, let's now proceed to the awarding of certificate of appreciation. So the CLSU Chemical Society in collaboration with CLSU BS Chemistry Student Council would like to award the certificate of appreciation to Sir Mark Ian F. Agunos for imparting his knowledge and valuable experiences during the Mechemism, the Chemist Pathway featuring the Men of Science, held on the 4th day of November 2023 at Central Luzon State University. Signed by Mr. Robert Cyril Angoluan, President of CLSU Chemical Society, Ms. Rosel Nunez, President of CLSU BS Chemistry Student Council, and Sir Gil Felicissimo Cabrera, Advisor of CLSU Chemical Society and CLSU BS Chemistry Student Council. Pa, sir? So, ayan. Bago naman tayo dumako sa next part ng ating program, syempre hindi naman pwedeng mawala yung masasayang icebreakers natin. So, sa gantong paraan, makakapag-refresh tayo sa ating chemistry knowledge kasi galing din tayong long weekend. Ayan, guys. So, paalala ko lang na merong prizes itong mga icebreakers na to. Kaya, sagot lang tayo ng sagot, guys. And a quick reminder pala na sa isang platform lang tayo pwede sumali. Meaning, if sa Zoom kayo nakasali ngayon, yung mga questions lang na for Zoom participants yung pwede nyong salihan at mapanalunan. And kapag sa YouTube live watchers naman kayo ngayon, dun lang kayo pwede sumagot and banalo. So ayan, let's bring up the mechanics ng game muna. So for our first time ng game, guess the gibberish. So alam naman na nating lahat yon na may ibibigay na words or phrase sa screen, tapos ihuhulaan nyo kung ano yon. Pwede yung ano, bagay or pangalan or kahit anong mag-mean dun sa ano, sa mga phrase na yon. Basta who is it naman, may questions na magpo-flash din sa screen, tapos may choices din. Then, sasagutin nyo lang yung tamang sagot dun. Tapos, paalala rin na may format sa pagsasagot. Pakisabi na lang din yung
yung name nyo and university, tapos yung answer. Then tapos so, once lang pwedeng manalo yung mga ano natin participants, ano? Yes, para rin pero, mabigyan ng chance yung iba. Yeah, so pero even though na ano once lang kayo pwedeng manalo, pwede pa rin kayong manghula ng mga sagot. So, ayan, let's start na for our trial round muna, guys. So, ayan. Pwede rin muna manghula. Ayan, thank you rin po, sir. Thank you po, sir. Ayan, trial round tayo, guys. Guess the gibberish. Ice Asak Newton. So, ayan, may nakahula na agad. Si Edward Baluarte from TUP. Isaac Newton is correct. So, sino ba si Isaac Newton? Siyempre, alam natin na kayong nag-ana ng three laws of motion and yung mga works niya on optics and gravitation. So, yan. Tapos yung trial round natin, guys. Ito, game na to, ah. So, susunod is game na. May prizes na to. So, let's start. For Zoom participants lang muna to. So, yung mga... Ayan, labas na daw yung mga keyboard warriors. So, ayan. For Zoom participants, pwede na kayong... Pwede kayong sumali sa mga games na ipa-flash na sa screen. So, ayan, next. First, guess the gibberish. Earn next root gear fold. So, ano kaya yan, partner? May root daw to, root. Ayan, may nakasagot na agad. Ang bibilis. So, ang bibilis nito, ah. So, from si Mariel Esporna from CLSU. Ernest Rutherford is correct. Ay, pero, ang ano, mapayagan ba natin yung part niya? Tama ang ano niya, eh. Pero, mali yung spelling. Consider na lang natin siguro partner susunod na ano. So, bawi ka na lang po. Ano? So, sorry po. Miss Mariel is for the next, ano? Si, next. Ayan si Edward Baluarte ulit from TUP. So, Ernest Rutherford is correct. Yan yung tamang, ano, spelling. So, sino bawi ba si Ernest Rutherford? Siya yung, ano, na ginawa niya rin yung mga, ano, diba? Yung gold foil experiment sa mga alpha particles. Hmm. So, next. And guess the gibberish ulit, Heinrich Rudolf Hertz. Sino kaya yung mga kahula? Mahirap nito partner. Mahirap nito partner. Yes. Kahit ako di familiar. So sa ating mga Zoom participants, pwede na kayo manghula. So ano ba tong gibberish na to? Ah, so eto may nakasagot na. So, nakasagot na agad. So, from VC10, si Miss Arabella Jimenez from CLSU. Heinrich Rudolf Hertz is correct. Congratulations. So, sino ba si Heinrich Rudolf Hertz? So, si Heinrich Rudolf Hertz yung nag-report ng important phenomenon known as the photoelectric effect during his work on electromagnetism. Yan, siya si Heinrich Rudolf Hertz. So, next. Another guess, the gibberish. So, Wilhelm Cohn Rod Rowent Gene. Yan. Mahirap na naman, partner. Lahat mahirap. Ha? Oo nga, mahirap ata lahat sa partner. So, sino kaya? So, ayan. Si Miss Christine Ranches from CLSU. Ang tama yung kanyang sagot, Wilhelm Conrad Rowentgen. Yan, so, si Miss Christine yung nanalo doon. So, sino ba si Wilhelm Conrad Rowentgen? So, isa siyang German scientist na nag-produce and detected the electromagnetic radiation in a wavelength range known as X-rays. Yan, so siya pala yung ano, nakapag-produce ng radiation known as X-ray. So, next. Fourth question is an who is it question. So, who won the Nobel Prize in Chemistry this year?
Letter A, Mungi A. G. Bavendi. Letter B, Louis E. Bruce. Letter C, Alexey Yakimov. Or letter D, all of the above. So, hindi, hindi dahil dito, partner, no? Wala akong thesis. Ayan. Tama. So, ayan, may nakasagot na. Nang tama. Updated sa news. Sir Adrian Quartero from CLSU. Letter D is correct. All of the above. So, yun. Yung 2023 Nobel Prize for Chemistry, sila yung mga naka-discover nung synthesis of quantum dot. So, alam na natin ngayon yung thesis mo, partner, ha? So, about siya, quantum dot. Next question, please. Ayan, so, another who is it question. So, he discovered the law named after him, known as the Ohm's Law. So, letter A, ito ba si letter A, George Simeon Ohm? Letter B, George Simon Ohm? Letter C, George Ohm? Or letter D, Simeon George Ohm? So, ano kaya dyan? Sinong Ohm kaya yung tama dyan? Nahihirapan talaga yung participants natin, partner. Lahat halos magkakamukha eh. Bawal nanalo na si Kuya Edward Balwarte. So, ayun. Yung next, si sa ating Mary Paktanan from CLSU as well. Letter B, George Simon Ohm is correct. So, si George Simon Ohm naman, siya yung naka-discover ng Ohm's Law na nag-state nung that the current flowing in a conductor is directly proportional to its voltage and inversely proportional to the resistance. Ayan. And so, dumako naman tayo sa ating mga YouTube participants. Paalala lang po sa mga ating Zoom participants, bawal po kayo lumipat sa YouTube. And, ayun, bilang po namin kayo. So, joke. So, but, ayun, basically po, yung game po natin for YouTube participants are the same lang din with for Zoom participants. So, unang part ng game natin is guess the gibberish word. So, meron po tayong gibberish na word and then hula, yun po kung sino yung tinutukoy doon. And then, for the second part is who is it? So, meron kami babasahin question and then sasagutin nyo lang po ng letters. So, paalala lang din po sa pagsagot, please indicate your name, university, and then yung sagot nyo. So ayan, let's proceed now with the first gibberish word po. Ito, ayan. Dimitrimindalay. So ayan, ano, very familiar lang yan, guys. So pwede pa rin sa atin. Pwede pa rin manghula yung ating mga Zoom participants. Ay, oh, pwede pa rin kayo manghula, mga Zoom participants. Pero, ayun, wala na lang prize. So, sino kaya yung mga kahula ng ating gibberish? So, may nakahula na sa ano, sa ating mga Zoom participants. Pero, wait natin kung may nanalo na sa YouTube participants. And partner mo, may nakakuha na sa ating YouTube participants. So, unfortunately, ang kukuhanin nating answer is yung may tamang format, which is yung from TUP. Yung sagot ni Athea Baranda. So, please po, paalala lang po ulit sa ating mga participants na ano, no, na-follow nyo yung tamang format ng pagsasagot. Please indicate your name and then your university. Saka yung sagot. Ayan. So, next po. And so, Dimitri Mendeleev, alam natin siya yung nag-ayos ng ating table. Tables. Yeah. Ayan. So, next. Eto, Alfred Bernhard Nobel. Ayan. So, familiar lang tayo sa dulo ng pangalan niya, Nobel. Oo, Nobel. Sino kaya? Sabi na kanina yan, yung Nobel Prize for Chemistry. Pero, ayan, hulaan niyo yung first name niya, guys. Ating mga YouTube participants. So, ayan. Sa mga Zoom participants, manghula lang kayo. Pero, ayan nga.
na rin tayong friends. So, ayan. At sa tingin mo, partner, alam mo na kaya ito? Mahirap din, partner, yung first name. Ayan, may nakahula na sa ating Zoom participants. Pero, tingnan natin ayan. Sa tamang sigot niya. Alfred Bernhard Nobel. So, meron ba nakahula sa ating YouTube participant? Yes, meron. From CLSU pa rin. So, ano na siya yung naka-invento ng dynamite. And then yung fortune niya, ginamit niya to establish yung Nobel Prize. Yan, so next question tayo. Ito, Am Hey Day Yo A Bo Gadro. Yan, parang naging ano naman ito, tang twister partner. So, sino kaya ito? Familiar din, ano? Familiar din to yung ano, yung lalo na yung last part ng phrase na parang lagi natin ginagamit. Parang sobrang lalo na sa ating mga chemists na nandito. Laging ginagamit yan. Parang isang crime pag kinalimutan mo yung constant na to. Sino kaya? So, sino kayang makakahula ng gibberish na to? Yan. May nakahula na sa ating Zoom participants. Pero wait natin yung reveal po yung sagot. Future participants. So parang may nakahula na partner. Meron na daw sa YouTube. Yes pa. Yan. Amedeo Avogadro. Ang nakahula is from CLS ulit. Si Mark Baron Kulbengan. Yan. Let's. And Amedeo Avogadro is best known for his hypothesis that equal volumes of different gases contain an equal number of molecules provided they are at the same temperature and pressure. So ayan, no, next ano na tayo, next question. Next up. Ito, no, who is it naman tayo? So he pioneered the use of minerals and other chemicals in medicine. He also said that in all things, there is a poison and there is nothing without a poison. It depends only upon the dose whether a poison is poison or not. So A, Paracelsus, B, Pierre Curie, C, Louis Pasteur, and D, Mario Molina. Ayan. So very famous to sa mga students ng toxicology. So sino kaya? Yan, sino kaya makakahula sa ating mga YouTube participants? Pwede na kayong makahula. Please follow and para natin sa format. Yes, follow natin yung format para make sure na manalo talaga tayo nung prize. Sa ating mga Zoom participants, pwede pa rin naman kayo manghula. So, sino to kaya, partner? Hindi ko rin alam to eh. And so, partner, parang may nakahula na. No, may nakasagot ayun na dito from TUP. So, and si Julia Uy, siya yung nakasagot ng Paracelsus. So, sino ba si Paracelsus? So, siya yung nag-coin ng quote na the dose make the poison. Ayan, so next question tayo. So, he is the Filipino scientist that is said to be the inventor of the Quing ink, which is used in Parker pens. A, Angel Alcala, B, Francisco Quisumbing, C, Julian Banzon, and D, William Padolina. So, ayan. Hintay natin yung sagot nila, partner. Oh. Ah, mahirap-hirap din to, partner. Mukhang hindi ka rin alam to. So, Filipino scientist siya, no? So, yes. So, hulaan nyo na lang sa based sa mga ano nila dyan, apelido. Parang lahat naman yung Filipino ata. May may hint dun sa apelido, okay. No? Ayan. So, ayan. So, may nakahula na, partner. So, si Maureen Bulaklak from CLSU. Ang tamang sagot ay D, Francisco Quisumbing. Ayan. So, sino ba siya? So, siya yung famous inventor ng Quing trademark ink. Naging sikat siya dahil yung ink niya is hindi ini-stain or hindi siya nag-stain or hindi niya kinaklog yung ating mga fountain pens. Ayan, so that concludes our icebreaker.
Yes. So, i-announce na lang natin mamaya yung mga winners ng icebreaker sa bandang dulo na ng event natin. So, yan partner. Okay lang, partner. So, ayan. So, now, na, to introduce our second speaker, he obtained his bachelor's degree and is currently taking his master's degree at Central Luzon State University. With his 6 years of experience in the industry, he became a laboratory chemist at Lipa Quality Control Center, Inc. and Unioil Petroleum Philippines, Inc., a chemist at CDO Foodsphere, Inc., and is currently a chemist too at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Please let us give our warm welcome to Sir Jan R.V. Palad. Good afternoon, sir. Good afternoon po, sir. Clear naman ba? Sir? Medyo ano po? Hello po. Clear? Hindi. Yes, sir. Ay po, sir. Okay na po. Okay. Sige, good afternoon everyone. So let me allow to share my screen. So, good afternoon, everyone. So, I would like to take this opportunity to thank you for this wonderful opportunity to be able to share my experiences as a chemist in the different fields of my professional career. I hope I will be able to inspire or enlighten some of you. Once again, I am John R.V.E. Palad, a proud alumnus of Central Luzon State University and CLSU Chemical Society. So for today, I expect everyone to be attentive. So magkwentuhan lang tayo. So if you have any question, please feel free to ask even during my presentation. So I would be happy to answer all of you. So I will be using this cell phone to demonstrate the beginning of my professional career. So I have the great privilege na makapagtrabaho sa mga industries na talagang, if not the biggest, one of the biggest in their respective field. So I will be showing you what became my role as a chemist in four different fields, namely testing laboratory, food manufacturing laboratory, petroleum laboratory, and laboratory in a government hospital setting. So let's begin. So, syempre, lahat naman ng reaction mechanism may start, di ba? So, kung radical reaction to, meron tayong tinatawag na initiation. So, yun. So, as I have mentioned earlier, I am a proud alumnus of CLSU. So, kung nahihirapan kayo sa chem, kung pakiramdam nyo lost kayo, kung minsan kayong umiyak or na-frustrate dahil hindi nyo ma-derive yung mga pinapa-derive sa inyo ni Sir Joel noon, well, magkakawiblend tayo in that aspect. So, hashtag beginning of my misery, hashtag biro lang po. So, graduate ako February 2017 sa CLSU. So, member ako ng CLSU Chemical Society, batch molybdenum. So, naging hashtag BS Chemso din ako nung college. So, relate yung ibang member dyan. Kung yung iba sa, yung iba naman, talagang org is life din. Pero hindi ko pinopromote, hindi ko sinasuggest yan. Ha? Just focus on your studies. Tapos, during college days, masaya naman kasi talaga yung org. So, for me, yung organization gave me a respite pagdating sa hard hustle na dinedemand ng program natin. Masaya yung mga outreach programs, yung mga dorm tutorials, lalo na kapag naiintindihan yung mga tinuturuan mo, yung brainstorming sa org, yung pag-iisip ng bagong activities,
para magkaroon ng award sa SOD, yung org, yung mga ganong bagay. And then, aside from that, I believe na yung CLSU Chemical Society, yung org, is nabigyan ako ng edge kasi during this time, na-equip na ako or na, paano ko ba sasabihin, na imulat na ako sa mga paperworks, for example, di ba kapag gumagawa tayo ng activities sa org, napakadaming paperworks, napakagandang skills niyan pagdating sa professional career niyo pag nagtatrabaho na kayo. Kasi sa ngayon, hindi lang naman laboratory settings kapag chemist ka. Dapat marunong ka sa paperworks. And then, isa ring na skills na na-develop ng CLSU Chemical Society sa akin is yung paano makipag-communicate. Ganyan. Napakadami niyan. Yung pag-hone ng yung critical thinking, yung mga ganyang ability. Yan is na ibahagi sa akin ng CLSU Chemical Society. So, pero kagaya nga ng mga radical reaction, darating din sa point na pupunta ka sa termination. So, kasi tapos na yung specific na reaction na yon sa buhay mo. So, prepare ka lang for other reaction. So, next is one of the proudest moments of my life is yung pagpasa sa boards. So, I can still vividly remember yung moment na yon. So, I'll brag a little dito, so kindly indulge me po. Yung board exam namin is mayroong 42.02%. So, by the way, this is 2017 Chemist Licensure Exam. 42.02% na national passing rate. So, you can do the math here. Approximately, sa 10 na nag-take, 4 lang yung pasado. Ganon. So, sa buong Pilipinas, pag nag-take ka, pwede mo sabihin isa ka sa 4. Ganon. So, if you would ask kung mahirap, yes, very. Pero yung university natin is merong 75, at that time, 75% passing rate sa newly grads and 65.02% overall. So, find solace on that, lalo na sa mga fourth year na magte-take ng board exam. I-reiterate ko na hindi kulang yung education na binibigay ng CLSU and the CLSU Department of Chemistry for you to conquer the boards. Nasa preparation yan kung paano kayo, dyan nagkakatalo kasi. Pero ang sasabihin ko, hindi kulang yung knowledge na binibigay ng CLSU Department of Chemistry sa atin. Tapos, historic yung board exam namin kasi during this time, 2017, ito yung last time na 4 na lang yung magiging subject na ititake ng mga takers. So, the next year after that, kasi naging 5 na with the addition of biochemistry. Tapos, during this time also, kung makikita nyo, nagkaroon na ng full implementation yung RA 10657 or yung Chemistry Professional Law. So, maraming mga nag-take just to comply with the law talaga. Maraming kasing mga sa industry that time, marami yung mga gumagawa ng trabaho ng chemist, gumagawa ng mga chemical analysis without license kasi hindi naman regulated. So, nung naipasa or full implement na yung RA 10657, nag-take silang lahat. So, dito kasi mahigpit yung batas. Pag wala kang license, hindi ka pwedeng makapag-work sa chemical laboratory or hindi ka pwedeng makapag-analysis. So, this law changed the landscape of chemistry profession in the country. So, naging specific nga, yung sinasabi ko nga sa chemical lab, RCH dapat ang head. So, registered chemist ang head. Ang chemical analysis is ginagawa sa chemical laboratory, dapat ginagawa ng chemical technician or registered chemist. Pero most of the time ngayon, chemical technician and then sinesertify ng chemist. So, nagkaroon ng mga mandatory hazard pay ang mga chemist na dating wala. So, kapag may free time kayo as a future chemist and yung mga fellow chemistry enthusiast dyan na audience and yung mga gustong maging chemist, pag may free time kayo, basahin nyo yung law kasi ma-additional learning sa inyo to.
So after ng board, celebration lang ng konti, apply na ng work. Pero during this time, sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangang mag-apply ng work. Kasi ang environment noon, nung time namin, 2017, is kusang tumatawag ang mga industry sa'yo. May tumawag sa akin galing San Miguel, may tumawag Petron, basta, may mga pharmaceutical. So, dahil yun sa Chemlo. Kasi nga, kailangan nila ng mga registered chemist. So, yun ang, yun, hindi yun bragging. Talagang yun yung naging environment ng time na yon. So, I would like to commend this activity kasi nabibigyan kayo ng glimpse kung ano yung magiging trabaho niyo as chemist pagdating ng araw. So, syempre, ano na rin naman kayo sa mga OJTs ninyo, pero additional knowledge to sa inyo. So, ang first job na tinanggap ko out of many calls na natanggap ko, so, is sa testing laboratory. So, I was hired November 2017. So, ang exam noon is October 2017. So, after 10 and 11 yun eh. October 10 and 11 ang exam namin. Tapos, after 2 days yata, lumabas yung result. So, after noon, November 2017, na-hired na ako. Nag-start na ako kaagad nito. So, makikita niyo yung napakabilis na pace. Talaga kasing kailangan ng mga chemist noon. So, kasama na sa 2 weeks, parang 2 weeks or kulang 2 weeks yung pag-aayos mo ng mga requirements. So, just giving you a glimpse kung paano naging mabilis yung paghahanap ng trabaho sa kapag registered chemist ka, kung gaano kalaki yung opportunity na may bibigay sa inyo kapag registered chemist kayo. So, Lipa Quality Control Center Incorporated is a third-party testing laboratory. So, mainly mga feed mill ang client namin dito. So, both raw materials and finished feeds ang sample namin dito. Sa testing lab na settings, i-expect ninyo na may huge volume of samples na dumadating sa inyo in a daily basis. So, ito yung naging parang culture shock sa akin kasi sobrang dami, as in napakadami. So, talagang matututo ka sa multitasking skills mo. Approximately 50 to 100 samples or more ang tinetest namin every day. So, yung mga test na nahawakan ko dito is proximate analysis like ash, moisture, crude fiber, protein, fat, and then salt content ng mga raw materials and finished feeds, quality testing ng oils, so elemental analysis din, kagaya ng calcium and phosphorus content ng mga raw materials ng feeds and finished feeds. So, syempre, kapag RCH ka, hindi ka lang naman sa testing. Signatory ka din sa mga certificate of analysis na nilalabas ng lab. Assign ka din sa procurement, calibration plan, training ng mga new employees, yung standardization ng mga chemicals, kasama rin sa work job description mo yan. So, yung mga interpretation ng mga QC, tapos yung... So, natuturo naman sa atin ito yung mga QC. So, makinig lang kayo mabuti sa analytical ninyo kasi kapag talagang gusto ninyo sa industry, ang heart ng industry kasi talaga is analytical chemistry. So, makinig kayo mabuti doon. Tapos, dito rin nakahawak ako ng mga high-end equipment, HPLC, para sa vitamin content ng mga premixes, ng mga feeds. Tapos, isa sa realization ko dito sa Lipa Quality Control Center, LQCC, kahit gaano ka kabata or kabago sa industry, kapag RCH ka, kapag licensed chemist ka, malaki yung expectation sa'yo. So, kaagad, I was the second in command pagdating sa organizational chart namin dito sa LQCC. So kapag wala ang lab head, sure yan. Lahat ng mga problems na may encounter that day, ako ang sasagot. Ako yung task na ma-ensure yung smooth na transition, yung smooth na day-to-day basis ng laboratory. So isang ipaparealize ko din sa inyo na kapag nandito kayo sa ganitong ng field, lahat ng pipirmahan ninyong COA kapag registered chemist na kayo is very important.
huwag kayong pipirma ng mga analysis na hindi kayo sigurado kasi malaki yung magiging balik sa inyo niyan. Tandaan ninyo, ang nilalagay doon kasi sa mga certificate of analysis is certified true and correct. So kapag kunyari hindi nyo naman nakita or most probably hindi kayo confident sa nilabas na resulta ng ano nyo, so nasa sa inyo yan. Pero para sa akin kasi, okay, pipirma ng mga analysis na doubtful kayo. So sa testing lab, since RCH kayo, technical personnel din kayo. Kapag may mga tanong with regards to analysis ang client ninyo at kapag hindi na talaga kayang harapin ng mga receptionist, kayo yung haharap. So there was this one time na may client kami na nagre-reklamo kasi bagsak yung iodine value ng coconut oil niya. So hindi niya maibibenta yon sa mga feed company. So nagre-reklamo siya kasi million daw yung lugi niya. As in million naman talaga ang magiging lugi niya kasi tangke-tangke yan kung magpapadala ang isang contractor sa mga feed mill. Million talaga yan. So kapag ganito, you should be able to handle this kind of situation. Ganito ang nature kapag nasa testing lab kayo. Dapat alam nyo paano nyo i-handle to. Paano? Dapat maalam kayo sa analysis na hinahawakan ninyo. You should be able to explain clearly and fully yung mga chemical principles behind those analysis. Kasi may mga may encounter kayo dyan na nasa company, chemist din sila, paikot-ikutin kayo sa mga chemical principles, tatanong-tanongin kayo about sa methodology ninyo, sa mga procedures ninyo. Dapat maalam ka sa ganun. So, sa college, naituro naman lahat yan eh. So para sa akin, equipped naman ako. Nung nagtatrabaho ako sa LQCC, equipped naman ako. Kailangan lang siyempre re-reinforce mo ng additional readings. Pero yung basic, yung foundation, maganda. Matibay yung foundation ng chemistry natin sa department. So hindi siya limited para sa akin. Talagang ano lang, nasa reinforcement lang yan ng readings mo. So isang tip din na ibibigay ko sa inyo is dapat maalam kayo sa mga ISO, lalo na sa ISO 17025. Dapat knowledgeable kayo dito kasi talagang mataas yung demand for higher. Kapag maalam ka dito, makakapag-demand ka for higher salary. Familiarize also yourself sa kapag nag-work na kayo sa mga statutory requirements na kailangan ng laboratory, madami yan. PRC, EMB, PDEA, PNP, to name a few. So working in a testing lab is very fruitful in terms of professional career kasi marami ka talagang matututunan. Pero sooner or later, nagiging rutinary kasi yung job. So next na naging trabaho ko is sa food manufacturing laboratory. So I have the privilege na mag-work sa CDO Food Sphere Incorporated. So I am sure halos lahat naman sa inyo kilala yung CDO. CDO Idol Hot Dog, Ulam Burger, San Marino Ma Products, CDO Carne Norte, Fantastic Young Pork Tocino. So yan, lahat yan product namin. So dito sa CDO, nahasa ako sa mga auditing, GMP, good manufacturing practices. Tapos na-equip ako sa HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. FSSC 22,000, ISO 22,000. So mga importanteng mga concept ito pagdating sa food manufacturing. So dito, fast-paced environment dito kasi nga CDO is one of the biggest, if not the biggest, industry pagdating sa food processing. So kapag medyo mabagal ka dito gumalaw, so yun din, or mag-test, pag naka-encounter ka ng failed result, minsan maabutan mo na yung product mo na tinest mo, nasa packaging na. So, yun yung mga downside or yung mga dapat mong iwasan pag nag-work ka sa mga ganitong industry. So, dapat medyo mabilis ka and without compromising the quality ng test mo. So, I was assigned here sa physico-chemical test ng product using FOS food scan, FFA analysis ng mga oils, mga salt contents ng mga produkto. So, assigned ako dito sa central lab.
So, chemistry, being a central science naman, expect nyo minsan ma-assign kayo sa mga work na medyo hindi kayo familiar, like microbiological analysis. Dito sa CDO, natutuhan kong mag-microbiological testing. So, lahat ng product na tinetest namin sa tinetest namin yan sa micro. For example, sa E. coli, sa TPC, sa Salmonella, sa, tapos since mga food processing kami, pati yung mga raw materials namin ng beef, pork, lahat yan tinetest namin for E. coli, pati yung mga incoming na raw materials, tinetest namin lahat yan bago namin tanggapin. Tapos bago namin ilabas, tinetest din ulit namin yan. So, ilang test yan bago ilabas sa market. So, napakalaki nung crucial role dito yung knowledge mo talaga sa chemistry. Kasi pagdating dito, yung mga principles, lalo na kapag kunyari sa physico-chemical muna, sa physico-chemical analysis. Yung false food scan kasi is nagra-run under the spectroscopy. So, alam, kaya nyo namang i-explain yan. Kung tala, as BS chemistry student, gamay na gamay natin yan, yung Beer-Lambert's equation, kung paano pa iikutin yung equation doon, kung paano i-derive yan, alam din natin yan. So, para sa akin talagang, i-reiterate ko ulit na parang hindi naman talaga kulang, kundi kailangan lang talaga nating mag-reinforce ng knowledge na natutunan. Yung foundation kasi binibigay talaga naman sa atin ng department. So kailangan naman talaga mag-reinforce tayo ng knowledge natin. So, na-assign din ako dito sa sensory analysis. So, lahat ng product dito tinitikman, as in lahat. So, nakakatakam. So, una lang. Pero in the end din kasi nakakasuya din talaga. So, baliktad sa LQCC dito, kung sa LQCC, kumbaga, hindi kayo papinapaharap sa mga client kung talagang kailangan as a technical personnel kasi para hindi ma-compromise yung impartiality. Dito naman sa CDO, required kang humarap sa mga customer audits. So kung mahilig kayo sa research, magandang skills din yan sa industry. So natatandaan ko nung kaka-start ko, as in first day ko dito sa CDO, pinapabago na kaagad ng supervisor namin yung isang method namin. First day ko yun na, nagpapabago na kaagad siya ng method. So aside pa yun sa mga revamp na gusto niyang gawin sa laboratory sa CDO. So yun, kung maalam kayo talaga sa research, magandang skills yan. Ma-apply niyo rin naman yan pagdating sa industry. Next, after my stint at CDO Foodsphere, nag-work ako sa petroleum industry. So Unioil, nag-work ako sa Unioil Petroleum Philippines Incorporated. Isa siya sa pinakamalaking petroleum industry dito sa bansa. Na-assign ako sa Valenzuela blending plant nila. Dito, yung mga product na tinetest namin is lubricant oil sa mga sasakyan natin, yung mga pinapa-change oil. So, yun. As yun, si lahat ng industry na pinagtrabahuan ko is may ISO certification. Dito, 9001, tapos 14001 sa CDO is ISO 22000 yata sila noon. FSSC 22000 yung nasa Batangas noon eh. Tapos sa Lipa naman noon nag-undergo sila ng ISO 17025 pero ISO 9001 na sila noon. So talagang necessary naman 'yan sa today's industry. Kaya nga nire-trade ko na dapat maalam kayo sa mga ganitong mga certification. Kapag nag-work na kayo sa mga industry na ganito, kumuha kayo ng mga trainings related dito. Kasi magandang isulat to sa resume ninyo, promise. Maniwala kayo. So, my primary job in Unioil is blending formulation. So, ako yung nagre-release ng mga formulation sa mga blenders, sa mga nagbe-blend. So, basically, yung i-release ko, yung mga susundan nila. So, pag nagkamali ka ng release dito, so, napakalaking pera yung mawawala. So, to give you an example,
bargain na price na sinabi sa amin na sasagutin ng insurance pag nagkamali kami is 200 pesos per liter. So, eh madalas, ang pinapablend namin is 14,000 liter. Sa isang product lang yun, 14,800 liters. So, you can do the math, 14,800 times 200. So, yun ang mawawala sa company kapag nagkamali ka kahit isa. Kasi kapag nagkamali ka kahit isa ng additive, pagdating sa lubricant, malaking epekto yon and hindi mamimit yung mga specific characteristics, yung mga characteristics na kailangan ng lubricant oil. So, you should also you should always be on top of your game pag nagtatrabaho ka sa petroleum industry. Dapat napaka-minimal nung mali mo dito. So, research is an integral part in this industry. Madalas, na company nagbibigay ng mga formulation tapos minimimic namin yung beaker blend para makita ang okay ba gamitin yung mga ipapalit ng mga raw materials if ever. So, isa sa pros nito, high-tech yung mga equipment sa industry dito. Top of the line na FTIR, kinematic viscosity, flashpoint analyzer, elemental analysis like ICP-OES. So, sa mga BS chemistry natin, so wala naman tayo niyan sa school. Pero, ang ano kasi dito, kahit wala tayo nito sa school, yung theoretical part nito, dapat alam natin. Dapat alam nyo. Kasi nga sabi ko nga, dinidiscuss to sa analytical part, analytical chemistry natin. Kung gusto nyo talagang mag-work sa quality control lab, sa industry, dapat maalam kayo or dapat tinututukan nyo yung analytical chemistry ninyo. So, yon. So, may freeze point analyzer din dito. So, yun yung mga high-tech equipment namin dito. So, my present job here is here at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Located sa Batac, Ilocos Norte. So I am a chemist 2, so assistant supervisor ako dito. So Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center is a 400 bed capacity tertiary hospital here in Ilocos Norte. So I am assigned as a support analyst sa clinical chemistry section ng Department of Pathology and Laboratories. So, clinical chemistry, so refers sa biological, biochemical analysis of body fluids. So, it uses chemical reactions to determine the levels of various compounds in our body fluids. So, several simple chemical tests are used to detect and quantify different compounds in bodily fluids to which blood and urine is the most common. So, most common na tinatest namin dito sa mga using different equipment running on the principles of spectrophotochemical techniques are BUN, creatinine, BUA, lipid profile, so mga fasting blood sugars, ganon. So, assigned din po ako sa drug testing section ng hospital. Ang sample po dito is urine. So, kami yung nagda-drug test. So, ang latest na pinapagawa sa amin now is gumawa ng feasibility study sa pagtatayo ng bago water testing laboratory ng hospital. So, yun po. So, if you would indulge me, I would like to give you my unsolicited advice. So, first, my advice ko sa inyo is find a hobby. Sa current situation nyo ngayon as a student, napakadaling ma-burn out kasi sa hirap ng subject, talagang mahirap yung chem. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang na-frustrate kayo dahil hindi nyo ma-derive, hindi nyo maintindihan, dumating kayo sa point na ganun, magkaka-wavelength tayo pagdating sa bagay na dyan. So, I suggest umanap kayo ng hobby para magkaroon ng break. Tapos, malay nyo maging yung hobby nyo na yun is makatulong sa inyo pagdating sa board exam niyo. For example, ako noon, ang hobby ko talaga is panunood ng mga movies, mga series. So, kapag hirap na ako sa pre-chem noon, nanonood ako ng The Big Bang Theory. So, yun.
tatawa ako, and then after that, mag-aaral ulit ako. So, later, doon ko na-realize na, mas, ako sa panonood. So, nung, during the review, mas nakikinig ako, or, though, maano rin naman ako sa pagbabasa, pero during the review, mas gusto kong nanonood ng mga videos. So, yun. Isa yun sa mga na-discover ko during college. So, alamin na ninyo kung ano yung mga hobbies na pwede ninyong gawin ngayon pa lang na pwedeng makatulong sa inyo during the review. So, next is don't be pressured. Huwag kayong ma-pressure na makapag-workout. Kung kaya naman ng situation nyo, please, sabi ko nga sa inyo, let me reiterate, take the board exam after ng graduation nyo for a higher chance na makapasa kayo. Madaming work dyan. Kahit hindi kayo RCH ngayon kasi may Associate in Chemical Technology na yung department, di ba? So, pwede ka nang makapag-work as chemical technician sa laboratory. Pero napakalaking advantage ng pagiging RCH. Sabi nga ni Sir Joel noon, tandang-tanda ko to, ito yung leveling effect. Yung pagpasa sa board exam, ito yung leveling effect. Kung hindi kayo gaanong nag-excel sa studies ninyo, burado yon. Pagdating ng makapasa kayo sa board exam, burado yon. Kasi yung mga makakatrabaho ninyo, cum laude, galing sa UP, galing sa mga top 4 universities sa country, pero makakatrabaho nyo sila sa industry. Kasi, or minsan pa nga, mas mataas kayo sa kanila pagdating nyo sa laboratory. Kasi kayo, registered chemist kayo. Kasi pagdating ninyo sa chemical laboratory, ang current na path nyo talaga kaagad is, ang progression ng path nyo is head ng laboratory. Kasi nga, dahil sa chem law, na nire-require lang na ang maging head ng laboratory is registered chemist. So, next is, always seek guidance, always be teachable. So, yung mga license nyo, yung pagiging registered chemist, it can open many doors, pero dapat respectful kayo sa dadatnan ninyo sa mga pagtatrabahuhan ninyong lab. Kasi more often, pagpasok nyo talaga sa lab, meron kayong personnel na mas mataas na kaagad kayo sa kanya in terms of position sa organization. Kasi kahit na mas matagal na siya sa laboratory, dahil nga sa daladala na power ng ano nyo, ng license ninyo. So always be respectful, maging teachable lang kayo palagi para syempre hindi naman masira yung camaraderie and din yung nature pagdating sa lab. Tapos ito, sinasabi ko sa inyo yung practice your communication skills. Sa CLSU Chemso nga na ano tayo dito, na naturuan tayo dito. So kasi kailangan to, bakit? Sa mga napagtrabahuhan ko na food manufacturing at saka sa mga petroleum industry, marami ka kasing hindi naman, magkakaroon ka ng disagreement talaga. Hindi maiiwasan yun pag nagtatrabaho ka sa mga manufacturing industry. Magkakaroon ka ng disagreements with the production team. Talagang ang kalaban ng quality assurance, hindi naman kalaban, pero mas more on magkakaroon kayo ng disagreement, magka-clash kayo with the production team. Bakit? Kasi magkaiba kayo ng point of view. Sa production team kasi, ang point of view nila is makapag-produce, ma-meet yung quota. Pero sa quality, since nasa quality side tayo, hindi tayo in terms of makapag-produce, in terms tayo ng quality. So kailangan magaling yung communication skills mo pagdating sa mga ganitong bagay. So yun yung mga advice ko sa inyo. So, that ends my presentation. So, do you have any questions? Please feel free to ask them. Thank you. So, ayun, thank you po, sir, sa ayun, napakagandang talk na yun. About sa mga naging experiences niyo po, sir, sa iba't ibang field na pinasukan niyo. So, nakaka-relate naman ako dun sa firstly dun sa sinabi ni Sir na hindi natin masyado na-derive daw yung mga formula ni Sir Joel.
So, ayun. Pero ayun, push lang talaga para sa pangarap natin. Siyempre, kailangan natin maging chemist. Ayun. And, ayun. Sa iba't ibang field naman na pinasukan ni Sir, sobrang dami ko rin natutunan na qualities and values na dapat meron ka kapag papasok ka sa iba't ibang industries. Tulad nga na sa food, sa oil, and sa iba't iba pang testing centers. And also sa healthcare ngayon, kung nasan si Sir ngayon. So, iba pang natutunan ko kay Sir RV is hindi lang mostly sa mga industries, but also sa ibang laboratories pa. And research, and sa healthcare nga din, katulad ng nasabi ko kanina. Tapos sobrang nagustuhan ko rin yung unsolicited advice ni Sir sa dulo, syempre, yung unang-una, find the hobby, tapos take the board exams then after graduating, syempre, malaking bagay din yung makapasad sa board exam. And nasabi rin ni Sir yung leveling effect na parang maninegate na lahat kapag ng pagbagsak mo ng college kapag makapasa ka talaga sa board exam. And sa kapag nasa jobs ka naman, ganun, always seek guidance and be teachable as well and always be respectful. Ayun yung mga takeaways ko. Ikaw naman, partner, ano ba yung mga nagustuhan mo sa talk ni Sir? And ako naman, partner, no, yung pinaka natandaan ko sa mga sinabi ni Sir, parang after mo graduate, mataas na agad yung expectation sa'yo. So, always be ready. Tapos in the industry talaga, need mo ma-master yung different analytical techniques, pati yung principles behind it. Kasi eka nga ni Sir, ikaw yung haharap sa mga tao para i-explain yung naging findings mo. And also, hindi lang sa analytical chemistry, dapat maalam din tayo sa ibang fields. Tulad ng sinabi ni Sir about microbiological analysis, ganyan. Kasi especially if mag-work tayo sa research and development or industry, hindi lang naman puro chemist ang makakasalamuhan natin. Meron din na ibang profession, kaya it's important talaga na kahit papano, may background knowledge tayo about sa ibang field. So, ayun, partner, yung takeaways ko. So, add ko lang din, no? Ayun nga, dapat alam talaga natin yung iba't ibang basic principles na napag-aaralan natin from college dahil madadala talaga natin yun hanggang sa magtrabaho tayo. So, ayun, after naman, sa mga may katanungan naman sa talk ni Sir, pwede na kayo magtanong ngayon. You can either send your messages sa ating Zoom chat box or direct your messages sa amin ng partner ko. Okay. So, send na kayo ng messages niyo kung may tanong kayo para masagot naman ito ni Sir RV. Sa mga YouTube participants natin, pwede kayong magtanong. So, nababasa namin dito yung mga message niyo sa live chat natin. Yan. So, ayan. Pwede na kayo mag-send ng questions niyo. Ayan, guys. May questions ba kayo? Para kay Sir RV. May nag-alita ata, partner. So, meron ba sa'yo dyan, partner, sa mga questions? Wala pa sa akin, partner. Hintay tayo ng saglit. So, send na po kayo ng mga tanong nyo. Ay, ito po. May tanong po pala din yan. Sir RV. So, ito po yung tanong niya. Yes po. So, among the fields na pinag-workan nyo po, what do you think is the best for you and highly recommended na i-pursue din ng mga future chemists? Wala lang gusto mag-tanong, sir. Sir, I will repeat the question. Okay. So, thank you for that question. So, para sa akin, yung apat na industry na yun, may kanya-kanyang pros and cons pagdating sa kanila, kani-kanilang mga naibigay na experience in my career. Pero, para sa akin, ang siguro yung trabaho ko sa quality testing lab, ang pipiliin ko. Kasi dito, yung foundation ko as a chemist
talagang nahasa. Kumbaga, nagkaroon ako ng naibigay sa akin yung mga kailangan kong skills pagdating sa mga susunod kong job. For example, sa LQCC, natutunan ko paano mag-multitask. So, sa fast-paced environment, kagaya ng CDO and ng kagaya ng CDO ng petroleum and then sa government hospital. So, ano na? So, sanay na ako. So, hindi na ako bothered kapag dating ng mga pagmaraming samples. Tapos, sa quality testing laboratory, kasi sa third-party laboratory, meron kang mga may encounter ng mga complaints. So, doon, natutuhan ko rin yung makipag-communicate sa mga sa mga client. So, for me, kung talagang kakayanin naman, mag-work kayo for me para sa isang quality testing lab. Kasi doon din, most of the time, marami silang equipment na talagang magagamit ninyo. HPLC, GCMS, yung mga nababasa lang natin sa analytical chemistry, yung mga tinuturo lang sa atin theoretically. So, ICP-OES. So, marami. Maraming testing laboratories. Maraming mga equipment sa testing laboratories na pwede ninyong magamit and magiging beneficial in the long run pagdating sa career ninyo as a chemist. So, ayun. Thank you po, sir. Ito po, next question po from Ma'am Renuel po sa YouTube. Can you give po the difference ng industry versus government in terms of compensation? And po, sir. Okay. Sige. So, yan. Compensation na tayo pagdating sa kayo as a chemist. So, nung una kasi, syempre, fresh grad, kahit na meron kang license, ang naging ano ko kasi, ang naging goal ko is makapag-work talaga sa marami akong matututunan. Una. So, talagang kahit medyo mababa noon yung sahod. Sige, go lang. Kasi gusto kong matuto. So, and then, nag-work ako sa iba't ibang industry. Habang lumilipat ka kasi sa private company, sa mga private company, nandun yung tumataas din yung level ng salary mo. Kasi nga, may mga nadadagdag kang skills. Yun yung gusto kong ipa-realize sa inyo na kahit RCH kayo, kahit lisensyado kayo, yung pagdadagdag ng mga soft skills is very necessary and integral pagdating sa professional career ninyo. So, sa industry kasi, sa private industry kasi, dito, para sa akin, malaki yung limit, parang limitless. Hindi naman limitless, pero close to that, yung pwede mong masahod, yung compensation. Kasi, kapag may mga nadadagdag kang skills, pwede kang mag-demand ng higher salary. Pwede din na yearly kasi tumataas talaga yung sahod sa private institution. So, meron akong kakilala, upon grading, 15% ang nadagdag sa sahod niya. So, yung iba naman, 4,000 yearly ang idadagdag. So, mga ganon. So, talagang parang pataas ka ng pataas. Pagpatagal ka ng patagal, pataas ng pataas yung salary mo. Sa government naman kasi, ang cons naman kasi doon, sa ano pa, sa private institution naman, malaki eh. Tapos, meron ka pa kasing additional ng mga overtimes. So, yun yung mga pwede mong pagkunan ng salary mo. Tapos, ang cons doon kasi is higher working days. Kasi, kapag food manufacturing ka, kapag mga manufacturing industry ka, private industry na manufacturing, talagang pati Saturday, minsan Sunday, minsan pati holidays, papasukan mo. So, kapag may mga ganong scenario, padagdag din ang padagdag yung sahod mo. So, talagang malaki ang sasahurin mo. Sa government kasi, yun yung cons. Sa government kasi, nasa batas kasi na meron kang salary standardization law pagdating sa government. Eh, diba? Kapag sa position na to, SG ganito ka, salary grade 15 ka. So, magkaroon ka ng master's. Magkaroon ka ng master's. So, magiging step 1 ka. So,
yon fix kasi na may salary grade ka pagdating sa industry, ay sa government industry. Though, sa government, maraming mga allowances talaga na binibigay din to compensate sa, para maging pantay din halos sa petroleum, ay sa mga private industries. So, ang cons dito, kaya ako lumipat din sa government, is 5 working days. As in, 5 working days lang, Monday to Friday. So, yung Saturday, Sunday, or expect mo na in a week, meron kang 2 days na off. So, yun. Yun yung mga difference pagdating sa compensation. Yung compensation naman kasi is proportional sa pinasok mo. So, kapag private ka nga, sabi ko nga, pag mas madami kang ipinasok na days, mas malaki yung sahod mo. Pero pag sa sa government, fix yun. 5 days ka na pumasok, salary grade, kung anong salary grade mo, yun ang sasahurin mo. Pero walang OT. Yun naman ang anuin ko sa government. Wala kayo, hindi payable ang OT niyo. Hindi kagaya sa private industry na kapag nag-OT ka ng hanggang 12 hours or hanggang 12 hours duty ka, hindi bayad yun. Yun, ganun. So, thank you po, sir, for that answer. Meron pa ba, guys, na question? Dito po, may tanong po ulit dito. Sabi po niya, any advice daw po sa FICEM? Okay. Parang mas equip kayo dyan. Kayo, di ba mga fourth year kayo, yung mga host natin? Sandi. Sige, advice sa FICEM. Ewan ko, magdasal? Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Ano? Ako, noon? Manood ng mga joke lang din. Manood ng mga Indiano. Kasi magagaling silang mag-drive. Hindi. Ang dito, basic. Mag-focus kayo sa basic. Kung kunyari nahihirapan kayo sa pag-drive, kung kunyari sa gas law, it all boils down sa basic. So, kung kunyari, nagde-derive na kayo, nasa FICEM na kayo, kung mahina ka sa calculus, talagang mahihirapan ka, hanggang dulo-dulo yan. Kung ang grade, kung naibagsak mo yung calculus or differential calculus mo, huwag mong i-expect na pagdating mo ng FICEM mo, mas madali. Kasi pagdating sa FICEM mo, may integration na doon, magdi-differential equation ka din. So, laging it all boils down sa basic. So, kailangan ma-master ninyo yung basic. Yung i-master ninyo yung, kasi naglalaro sa math ang FICEM, i-master ninyo yung differential calculus and integral calculus. Yan, yung mga yan, differential equation. Wala kasing there's no alternative para sa akin. Dapat makakaalam kayo sa basic pagdating sa FICEM. So, ayun, para sa mga first year and second years natin dyan, i-master nyo na yung calculus. And thank you po, sir, sa recommendations nyo. So, may tanong po ulit dito. Sabi po niya, ano daw po yung ginagawa nyo as chemist sa hospital, since madalas po kasi pag chemist more on sa industry po yung nagiging workplace? So, yun nga, assigned po ako as support analyst din sa clinical chemistry section ng Department of Pathology and Laboratory. Sa clinical chemistry section naman kasi, gumagamit sila doon ng mga equipment na nagra-run sa principle ng spectrophotochemical techniques. So, meron din silang mga equipment doon sa pagkunyari, sa pagtetest ng HbA1c, ang technique doon is HPLC. So, fairly automated naman lahat ng doon. Pero, since chemistry is central science din, so yung sa clinical chemistry section, yung trabaho ng chemist doon is yun, magra-run din ng parang pareho din naman sa industry. Wala namang halos difference din. Yun nga lang, ang isang key difference talaga dito pagdating sa government, sa hospital, laging pinaparealize din sa amin is that yung tinetest ninyo is we're talking about life. So, hindi pwede dito na
papetiks-petiks ka din pagdating sa turnaround time mo kasi we're talking about life. So, kung kunyari, mataas, for example, yung isang patient mo, napakataas ng CREA, tapos, ang data check naman nun, yung una niyang release, is mababa. So, dapat nagtatanong ka kaagad sa isip mo, may mali ba sa naging analysis mo? May nagkaroon ba ng fluctuation sa equipment mo? Yan yung mga skills na meron ng chemist eh. Pagdating, meron tayo eh, may critical thinking skills. So, dapat, yun, yung mga environment sa hospital. So, yun, ang dapat, meron kang mga ganong critical thinking pagdating sa hospital. And then, dapat din, yun, maalam ka din sa chem, maalam ka sa mga procedures, sa mga techniques, sa mga pagpapipet. Yung mga yan pala, pagpapipet, na i-masters ninyo yan. It will, magbibigay sa inyo yan ng advantage, yung mga dilution ninyo. Dapat, pag chemist kayo, hindi kayo dapat nagkakamali sa mga dilution ninyo, ha? So, kapag CLSU chemistry kayo, pag nakita ko kayo sa government industry hospital, dapat hindi kayo nagkakamali sa pag-express ng 1:10, 1:10, ganun ng mga dilution ninyo. So, yun. So, halos pareho lang din naman. Ang key difference nga lang talaga dito is, ang ano mo dito, extra careful ka lang kasi syempre, pwede kang, may mga, since bodily fluid yung mga samples mo, pwede kang mahawa ng ibang sakit. So, may mga napapasa. So, dapat, extra careful and then always remember na kapag nasa government hospital ka, we're talking about life here, guys. So, yun. And thank you po, Sir RV. Kung wala nang questions, proceed na tayo sa awarding ng certificate. So, and partner. And so let us now proceed with the awarding of certificate. So CLSU Chemical Society, in collaboration with CLSU BS Chemistry Student Council, this certificate of appreciation is awarded to Sir John RVA Palad for imparting his knowledge and valuable experiences during the mechanism, the chemist pathway featuring the men of science, held on the 4th day of November 2023 at Central Luzon State University. Signed by Mr. Robert Cyril Angoluan, the current president of CLSU Chemical Society. Ms. Roselle Nunez, the current president of the BS Chemistry Student Council. And Sir Gil Felicissimo Cabrera, the advisor of the CLSU Chemical Society and CLSU BS Chemistry Student Council. So, ayan. Thank you po, Sir RV. Before we end po, thank you, sir. So, may we ask everyone po to please open your cameras for our photo opportunity. Yan. So, please open your camera, guys. And while preparing kayo na, ayun, sa pag-open nga ng camera, we would like to remind and encourage everyone lang to like and follow the FB pages of CLSU Chemical Society and BS Chemistry Student Council, as well as yung YouTube channel ng CLSU Chemical Society. So, ayan. Open na ba lahat? Open cam tayo, guys. Ano kayong mahiya? So, ayan, marami naman na atang naka-open cam. So, screenshot na lang po sa mga tech. 1, 2, 3. Tapos po. 1, 2, 3. Ayan, okay na po. So, ayan. To recognize naman po yung ating mga icebreaker winners. Ayan. So, para sa ating mga Zoom participants na naging winners, congratulations po kay Edward Baluarte from TUP, Angelo Noel Manuel from NTC, Christine Ranches from CLSU,
Adrian Quartero from CLSU and Mary Pactalan from CLSU. Congratulations po. So, isa para po sa ating YouTube icebreaker winners. Congratulations kila Althea Barandat from PUP, Janry Makadangdang from CLSU, Mark Baron Kulbengan from CLSU, Julia Uy from CLSU, and Maureen Bulaklak from CLSU. Congratulations po. Congratulations po sa lahat ng ating winners, and you may claim your prizes po by following the instruction na makikita natin sa Zoom and YouTube chat boxes natin. Ayan, so para naman po sa ating evaluation link, naka-flash po ito sa ating screen and isa-send din po ito sa ating chat box. So please fill up na lang po para makuha nyo po yung e-certificate para po sa participation ng webinar na ito. Okay, now to formally close this event, may I call on the hardworking president of CLSU Chemical Society, Mr. Robert Cyril R. Angaluan. And good afternoon po. Rinig po ba ako? Yes po. Yes po. And so good afternoon, everyone. So first of all, on behalf of the organizers, I would like to express our deepest gratitude po to our speakers, Mr. Mark Ian Aguino from the Universal Rubino Corporation and John R.B. Palad from the Don Marian Marcos Memorial Hospital and Medical Center. So thank you for accepting for our invitation for this event. And also, I would like to thank our ever-supportive advisor, Mary Hill, Felicito Cabrera, and of course, to our dear participants and partner organizations who are mostly from different colleges, universities, and high schools. So we hope that this webinar has not just inspired and enlightened you about the opportunities that await you, but also we hope that the stories that are shared by our speakers has also ignited some fire within all of you to focus, to move forward, and most importantly, to achieve the career that you want to be. So lastly, we are also looking forward to seeing you on the next part of this webinar series on March 2024, which will then feature a new set of inspiring women of science. Again, thank you very much, and God bless you. So, ayan, thank you po, Sir Robert Cyril Angaluan. So, isingit ko lang pala kasi may chinat dito si Sir RV na kung may nag-wonder ba kung nagagamit ba yung napakahirap na pinapaderive sa PTEN, ang short answer daw is hindi daw gaano. So, ayan. And gusto ko lang din i-remind yung evaluation link again. Please fill up the evaluation link na naka-flash sa ating screen and na-send na rin sa ating chat box. So para ma-send na namin kayo ng e-certificate. Ayan. So now that we've reached the end of this webinar, allow us to thank the following organizations. So this event is in collaboration with the CLSU BS Chemistry Student Council, in partnership with the Technological University of Philippines Chemical Society, CLSU Association of Civil Engineering Students, CLSU Rodeo Club, and CLSU Veterinary Circle for 10. And of course, special thanks to the CLSU Society for the Advancement of Veterinary Education and Research, CLSU Psychological Society, and Bicol University Chemical Science Society. So ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga umattend. Again, this has been your hosts. I am Joe Marquez Ortiz. And I am Mark Adrian Pagal, now signing off. Thank you po sa mga lahat ng umattend and see you sa mga future events namin, lalo na sa second part ng event na to, sa March. Thank you po. Thank you po sa ating po mga speakers. Thank you.
sa ating kamay. Tunay na kapangyarihan. Laban, bangon, pusong sinisiwa. Tayong mag-aral, magsama ang magbayarihan. Laban, bangon, pusong sinisiwa. Nasa ating kamay, tunay na kapangyarihan. Laban, bangon, pusong sinisiwa. Thank you po ulit sa lahat ng umattend and see you po sa mga future events namin. Lalo na po sa darating na another second part ng event na ito. Thank you.